Samantala sa panahon ng sakuna, lalong lumalabas po ang pagiging malikhain natin mga Pilipino. Gaya na lamang ng mga nilindol sa Mindanao na buko ang panlaban sa pagyanig. Live mula sa Digo City na Davao del Sur, may unang balita si John Consulta. John, ano itong naisip nilang buko helmet na ito? Alam mo, Connie, talagang mga paaralan ang isa sa mga napuruhan ng maganap ang pagyanig niya dito sa may bahagi ng Magsaysay, ano, dito sa Davao del Sur. Mabuti na lamang at walang pasok, walang estudyante, walang mga guro nang mangyari yung pagyanig. Pero alam mo, Connie, may isang guro ang nakaisip ng isang epektibong paraan para maprotektahan kahit papano ang ating mga estudyante at mga guro sakaling muling tumama ang isang lindol. Katatapos lang itayo ng apat na palapag na school building na ito sa Saludcagas Technical Vocational High School sa Barangay Bakungan sa Magsaysay. Pero nagkabitak-bitak ang mga pader at nahulog ang kisame ng mga classroom nang tumama ang 6.3 magnitude na lindol. Kung may pasok daw ng mga lindol, malamang maraming estudyante ang nasaktan. Ang gurong si Dennis Sabado, mga helmet na gawa sa coconut husk o balat ng buko ang pangdepensa. Nagsimula raw ang paggawa niya ni Teacher Dennis nung magkalindol sa Davao del Sur nito lang Hulyo. Matapos linisin ang loob ng pinagbalatang buko, pininturahan nila ang labas ng orange para madaling makita. Kinabitan ng garter at presto, may instant helmet ka na. Murang-mura ang materyales. Madali lang din makakuha ng coconut husk. Dahil halos kahit saan ka lumingon at magpunta, may puno ng nyog kang makikita. Isa sa pinaka-sensitive na part po sa atin is ang ulo natin. At least man lang, instead of yung mag-cover pa sila gamit ang kamay, so why not? Yung coconut helmet na lang ang gamitin nila. Sa nakalipas na mga buwan, ginawang project ng mga estudyante ang paggawa ng buko helmet. Kaya ngayon, merong nakalagay na buko helmet sa ilalim ng kani-kanila mga upuan sakaling magka-emergency. At least makatulong, especially sa mga ganitong sitwasyon. Yes, kasi yung preparation namin dyan is for, ano, pag may lindol talaga, sir. Oo, hindi lang para sisikat, I mean, kundili. Kasi sa deep ed, parang required kami kung pwede lang na makaprovide ng mga hard hats sa mga estudyante, sa mga teachers. So dito po sa amin, medyo kapos yung mga komunidad. So ginamit namin yung buko po, sir. Para sa mga taga-Saludcagas Technical Vocational High School, di kailangang gumastos ng malaki para mas maging handa. Dahil sa tulong lang diskarte at dasal sa may kapal, kayang-kaya maging I am ready sa panahon ng lindol. Alam mo, Connie, ito yung isang sample, no, itong buko helmet na nakita nga natin dito sa Magsaysay. Sa labas, patigas siya. Pero sa loob, malambot. At dalawang paraan lang, no, dalawang hakbang lang para epektibo siyang gamitin. So una, hihilahin mo lang yung garter. Tapos pangalawa, ilalagay mo na siya sa iyong ulo. So kahit pa paano, protektado ka na. At alam mo, yung ibang mga estudyante, medyo malikhain. Talagang gusto makasigurado, Connie. Kaya yung kanilang helmet, nilagyan nila ng proteksyon sa gilid, ano? Sa magkabilang gilid, sa kaliwa at sa kanan. Meron pang sun visor. So umaasa itong mga taga-area ng Magsaysay na hindi lamang sa kanilang lugar gagamitin ng ganito klaseng helmet, kundi sa ibang bansa, sa ibang bahagi ng ating bansa para maging epektibong pangsangga sakaling mangyari ang isang sakuna tulad ng lindol. Connie. Ang galing dyan, napaka malikhain talaga, no? Parang ngayon ko lang narinig yan, eh, no? So pwedeng gayahin ng iba pang mga areas niyan, lalong-lalo na dual purpose, pwedeng gawing project ng mga bata at gawing lesson nila yung tungkol sa safety sa lindol. Thank you very much, John, ha?